ligtas ang may alam. Dapat laging Red Alert! Sa tala ng Metro Manila Development Authority o MMDA, mula 2011 hanggang 2016, tumataas kada taon ang bilang ng mga truck na naaaksidente. Noong 2016, lumabas na mahigit 100 ang kaso ng mga aksidenteng sangkot ang mga malalaking sasakyan gaya ng truck. Kapalit na kababayaan ang peligro para sa kapwa sa kalsada. October 26, bandang alas 5 ng hapon, bumper-to-bumper traffic ang inabot ng mga motorista sa San Mateo Road sa Batasan, Quezon City. Pero hindi ito karaniwang rush hour traffic lang. Ang sanhi ng mabigat na daloy ng trapiko, karambola ng mga sasakyan. 2 kotse, 2 motorsiklo at 2 tricycle ang nasalpok ng isang 22-wheeler trailer truck. Bandang alas 3 ng hapon, kuha sa CCTV ang pagparada ng trailer truck na ito. Bahagyang kakabi, pagilid ang truck at paparada. Ilang segundo lang, biglang umusok ang likuran nito. Bababa ang pahinante para kalsuhan ang gulong ng truck. Pagsilip ng pahinante sa pinagbulan ng usok, unti-unting dumausdos ang truck pababa ng kalsada. Sinubukang habulin ng pahinante ang truck pero matuloy na ang takbo. Hindi na nagawang kontrolin ng driver ang sasakyan at tuluyan na itong bumulusok pababa. Ito ang tumbok ng kalsada kung saan dumausdos ang truck. Dashcam video ito bandang San Mateo Road sa Batasan. Maya-maya pa maririnig ang alingaungaw ng busina na tila galing sa likuran. Parang ma-check na rin po. Ha? Hanggang walang ano-ano, makikitang bumaragasa ang dambuhan ng truck. Babala na pala ang busina dahil nakita ng mga motorista ang truck na pabulusok pasalpok sa mga sasakyan. Ang silver na SUV na kadaraan lang, makikitang wasak sa lakas ng pagbangga ng truck. Tuloy-tuloy ang pag-araro ng truck sa anumang madaan ng sasakyan na mabilis na yuping parang lata. Napatagilid ito kaya napahinto saka tumilapon ang mga bakal na kargada. Humigit kumulang 50 tonelada ang bigat ng mga bakal na nagkalat sa kalsada. Kaya motorsiklo na lang ang nakakadaan. May mga naipit at dadaganan. Ang iba, tumilapon ng mabundol ang sinasakyan. Agad isinugod sa ospital ang mga sugatan at nawalan ng malay. Isa sa kanila ang 55 taong gulang na jeepney driver na si Eduardo Herbas. Ayon sa asawang si Mirasol, papasada na sana ang asawa papunta sa garahe ng jeep. Sakay ng motorsiklo nang madamay sa karambola. Naghahabol kasi po ng oras yun dahil magtutubos ng lisensya yun. Bago siya bumiyahe, nagdadrive po kasi yun ng jeep pang gabi. Kasama po talaga ako dapat noon. Hindi lang ako nakasabay sa kanya dahil may dinaanan na po ako. Dahil nagpapalipas siya ng oras, naisipan niyang manood ng TV para aliwin ang sarili. Kita sa kuha ng dashcam ni Darwin ang mabilis na pag-araro ng 22-wheeler truck sa mga sinundang sasakyan. Sakto namang ibinabalita noon ang truck na nawala ng kontrol sa Batasan. Kinutuban ng masama si Mirasol dahil iyon ang ruta ng asawa. Hinala niya si Eduardo ang rider sa dashcam video na nakitang nabundol ng truck. Tumawag po ako sa garahe nila. Yun po sabi, wala pa nga daw po doon. Kaya parang kinakabahan na po ako kasi posible naman po ganung oras wala pa siya. Kung wala pong nangyari sa kanya. E pumunta po ako doon sa pinangyarihan talaga. Mga kapamilya, maging red alert na. Mag-subscribe sa ABS-CBN News YouTube channel para sa iba pang video mula sa aming programa. Ligtas ang may alam, dapat laging red alert!